Sumibol ang liwanag kung saan ang sinag ng araw ay dumadampi sa mga pisngi ng kabundukan. Isang hudyat sa pagdating ng bagong araw. Nandiyan ka lang pala. Bumaba ka na dyan, baka mahulog ka pa. Ano ba ginagawa mo dyan, Hanan? Wala gano. Nagmumuni-muni lang. Pinagmamasdan ko kung ano pa kayang meron pagkatapos ng malaking karagatan. Ha? Isipin mo gano. Kung ano nakikita ng mga ibon kapag lumilipad sila at naglalakbay. Ang sarap siguro sa pakiramdam yung malaya kang makakaalis. Malaya kang makalilipad kahit anong oras mo gusto. Bakit mo naman gugusto yung umalis dito sa ating paraiso? Bumaba ka nga muna dyan kung ano-ano sinasabi mo eh. At bumaba na nga mula sa puno si Hanan. Alam mo kung ano makikita mo doon? Kapamakan at mga halimaw! Eh di, kakaibiganin ko sila. Alam mo gano, may aaminin sana ako sa'yo eh. Ano? Nahihiya akong sabihin eh, pero isa din akong halimaw. Takbo! Nandiyan ang halimaw! Habikik at tawanan ang narinig mula sa mga bata. Nang biglang natigilan si Hanan. Gano, halika na! Uuwi na tayo! Kailangan nating masabihin ng mga nakatatanda! Halina na kayo! Makalipas sa mga araw sa nayo nila Hanan, ang mapayapang pamumuhay ay biglang nag-iba. Gumuguit sa mga mukha ng mga ito ang pangamba at takot dahil sa pagdating ng mga dayuhan na may mga dalang ginto, tela at mga pampalasa o rekado. Pinagpalang araw sa inyong lahat. Kami ay naparito hangad ng kapayapaan at pakikipagkaibigan. Humahanap ng ligtas na lugar upang ipahinga ang aming mga pagod na katawan at kaluluwa. Kami ay nakikiusap na kung maaari ay pahintulutan niyo kaming manatili dito kahit panandalian lamang. Ang kapayapaan ng inyong hangad, sino ba naman kami upang itaboy ang mga nangangailangan? Malugod namin kayong tinatanggap. Dumaan ang mga araw, patuloy ang paninirahan ng mga dayuhan sa maliit na nayo. Pinag-aaralan nila ang lupain at kung papaano namumuhay ang mga tao dito. Inalam ang mga paniniwala at mga pamahiin hanggang sa nadiskubre nila ang mga bawak. Pinaniniwala ang isinasangguni muna ng mga bawak sa mga espiritu ng kagubatan ang bawat akbang na kanilang gagawin na may kinalaman sa nayon. Mga syamanismo na nagkakamit ng kaalaman at kapangyarihan na nagpapagaling sa pamamagitan ng pagpasok sa daigdig ng espiritual o dimensyon. At ang mga ito ang nagdudugtong sa isa't isa sa mga taga-nayon. Habang lumalalim ang gabi, ay hindi mapakali si Hanan dala ng takot na nararamdaman mula sa mga bisitang dayuhan. Hanan, bakit gising ka pa? Iniisip mo na naman ang mga magulang mo, ano? Oho, saka hindi ako makatulog. Binabagabag ang kalooban ko sa pag-iisip kung ano talaga ang pakay ng ating mga bisita. Alam mo, nakakatakot at nakakabahala nga ang kanilang presensya dito sa ating nayon. Subalit, mukhang mabuti naman ang kanilang hangarin. Huh? Pero... Ay, ang batang ito. Hindi mo na dapat iniisip ang mga yan. Hayaan mo na kaming mga nakatatanda ang magbigay ng solusyon kapag may problema. Ang dapat sa iyo ay natutulog na nang lumaki ka naman. Sige na,
magpahinga ka na at malalim na ang gabi. Mm-mm. Sana nga ay mali ang iyong kotobhanan. Habang sa ilalim ng liwanag ng buwan, ay nagtitipo ng mga dayuhan sa isang lihim na pagpulong. Kailangan nating mapagwatak-watak ang mga tao sa dayon. Kailangan nating sirain ang tiwala at paniniwala nila sa mga sinasabi ng mga bawak bago natin sila sakupin. Hindi tayo magtatagumpay sa ating mga binabalak kung sila ay nagkakaisa. Bakit hindi na lang natin sila idaan sa puwersa? Mas moderno ang ating mga armas. Madali natin silang malilikom. Hindi natin sila mapapakinabangan kung silang lahat ay patay na. Dapat ay makuha natin ang kanilang loob. Abay, kakailanganin natin ng mga trabahador ng mga alipin dito sa Nayon. Ano ang iyong ibig sabihin, Kapitan? Kailangan nating may bahagi sa kanila ang ating relihiyon, ang ating pamumuhay. Kailangan nilang maging submersibo sa atin. Sisirain natin ang tiwala nila sa mga bawak. Nakakaisa sila dahil sa kanilang paniniwala. Pero, Kapitan, paano natin gagawin yun? Tayo ay mga dayo lamang sa lugar na ito. Naniniwala sila sa espiritu ng kagubatan, hindi ba? Pwes, bibigyan natin sila ng mga maligno. Lumipas ang mga araw. Sunod-sunod ang natatagpo ang bangkay sa Nayon. Kasama na dito ang ibang mga dayuhan. May mga sugat sa leeg at wakwak ang kanilang mga tiyan na parabang nilantakan ng mababangis na hayop sa kagubatan. Kaya't dali-daling nagpulong ang mga nakatatanda at ang mga dayuhan. Kailangan nating kumilos kaagad. Hindi natin maaaring ipagsawalang bahala ang mga nangyari. Kung anuman ang kumikitil sa ating mga kasamahan ay nagiging banta para sa ating lahat. Ano ang iyong mongkahi, Kapitan? Kayong mga bawak, hindi ba't may kakayahan kayong kausapin ang espiritu ng kagubatan? Bakit hindi nyo alamin sa kanila ang katotohanan? O baka naman merong kayong itinatago na lihim sa amin? Kapitan, galangin nyo ang aming mga pamahiin at paniniwala. Ipagpaumanhin nyo ang aking kapangahasan. Marahil ito'y bugso lang ng aking damdamin. Ngunit kailangan natin itong malaman. Mga bawak, bigyan natin ng kapanatagan ang kalooban ng ating mga bisita. Kayo'y umakyat sa kabundukan at kausapin ang mga espiritu ng kagubatan upang maliwanagan natin ang lahat na kaganapang ito. Masusunod ang iyong mga kagustuhan. Lingid sa kalaman ng mga nakatatanda na sila pala ay nahuhulog na sa patibong ni Kapitan Miguel. Pinasundan niya ito sa kanyang mga tauhan at doon niya pinagutos na ito ay pagpapapaslangin. Palabasin na isang halimaw ang pumatay sa mga bawak. Ngunit hindi nila naubos sa mga bawak dahil isa dito ay nakatakas at nagtago na lamang sa kagubatan. Hindi nagtagal ay umugong ang balita sa Nayon. Ano kaya ang mangyayari sa atin, Gano? Hindi ko maintindihan kung bakit biglang nagkakagulo ang lahat. Alam kong nababahala ka, pero kailangan natin magpakatatag. Ay, paano tayo magiging matatag kung pati mga bawak ay nawawala na? Sila ang nagsisilbing gabay at protection natin. Kailangan nating malaman ang totoong nangyari sa kanila. Hindi mo ba narinig ang usap-usapang may aswang na pumapatay? Hindi lang naman taga Nayon ang naging biktimahanan. Maging ang mga dayuhan ay nalagasan din. Sa tingin ko, hindi ito gawa ng mga espiritu sa kagubatan. Kung ayaw mo akong samahan, ako ang gagawa ng paraan. Oh, saan ka pupunta? Malakas ang kutob kong may hindi magandang nangyayari dito sa Nayon natin simula nung dumating ang mga bisita. Samantala. Kapitan, napakahusay mo. Mantakin mong naihiwalay mo ang mga bawak sa mga taga Nayon. Napaniwala mo sila. Hindi pa tayo tapos. Nandyan pa mga nakakatanda. Sila ang kailangan mawala para mapasailalim na ng tuluyan ng Nayon at ang mga taong ito.
Pero kapitan, wala na mga bawak. Wala na tayong mapagbabalingan ng sisi. Nariyan pa ang mga aswang, hindi ba? Ha? Aswang? Kapitan, aswang? Meron pang aswang at ito ang papatay sa mga nakakatanda. Kapag nangyari yon, ay siguradong tayo na ang maghahari sa nayong ito. Ano ang pinaplado mo, Kapitan? Dali-daling kinuha ni Kapitan Miguel ang punyal na nakasukbit sa kanyang bewang at itinarak sa leeg ng kawal. Nakita nyo, hindi ba? Nakita nyong lahat. Isang aswang ang umatake sa ating kuta. Pinatay ang ating kasamahan. Isang mabangis at nakakakilabot na aswang. Pero, Kapitan! Matagal na natin itong ginagawa. Gusto mo bang maging dalawa ang naging biktima ng aswang sa gabing ito? Ngunit ang hindi nila alam ay may nakakita at nakarinig sa lahat ng nangyayari. Sila pala ang pumapatay ng mga tao dito. Kailangan malaman ito ng mga nakatatanda. Kailangan malaman nila ang katotohanan. Sinasabi ko na nga ba? Nang akmang aalis na si Hanan, ay biglang may mga kamay na humawak sa kanyang mga balikat. Huli ka, Kuneho! Dali-daling pinasok ng kawal si Hanan sa kanilang kuta. Kapitan, tingnan mo itong nahuli ko! Isang kuneho na nakikinig sa inyong mga usapan! Oh, hindi ba't isa ito sa mga bata sa dayon? Gabing-gabi na, anong ginagawa mo sa labas, iha? Pauwi na ako. Oo, pauwi na pala. Eh bakit hindi mo pahayaang makaalis? Habang papalis na si Hanan, sandali, iha. Wala ka bang narinig sa aming mga pinag-usapan? Wala ho. Wala akong narinig. Oh, ayun naman pala. O sige, iha. Maaari ka nang umalis. Habang palabas na si Hanan, ay isang malakas na hataw ng malaking espada ang tumama sa kanyang bewang na naging dahilan ng pagkahati nito. Sinungaling ka na! Atribida ka pa! Kapitan! Oh, ayan! Ayan ang aswang ninyo! Nakita niyong lahat kung paano niya pinatay ang ating kasamahan! Kapitan! Gusto niya ng aswang? Pwes, ayan! Nahuli natin ang aswang. Bata lang yan. Walang maniniwala. Ihuli nyo ko ng bayakan at itarak nyo mga pakpak nito sa likuran ng aswang na yan. Minaltrato ng mga kawal ang bangkay ni Hanan at bagyang sinunog upang walang makitang bakas ng kanilang pagmaninipula sa katawan ng kaawa-awang bata. Kinabukasan sa nayon, magandang balita ang hatid namin sa inyong lahat. Kagabi ay umatake na naman ang aswang sa aming kuta at napatay ang aming kasamahan. Ngunit ang kabalit nito ay ang pagkapaslang namin sa aswang. Tunghayan nyo ang inyong aswang! Inihagis ng mga kawal ang walang buhay na katawan ni Hanan sa lupa, kung saan nakatarak ang malalaking pakpak ng bayakan. Laking gulat ng mga taga-nayo nang makita nila ang katawan ng batang babae na hati sa dalawa at may pakpak na parabang sa paniki. Hindi! Hindi totoo yan! Hindi aswang ang kaibigan ko! Hindi totoo yan! Kayo ang nagdala ng salot dito sa aming nayon! Kayo ang mga halimaw! Kayo ang aswang! Hinahayaan yung kausapin kami ng ganito ng isang paslit na ito? Kami? Kaming mga tagapagligtas ninyo? Mabuti pa't tuluyan nyo ng sunugin ang katawan niyan at baka magdala pa yan ng sumpa. Hindi, ililibing ko siya. Mga nakakatanda, ilibing natin siya. Maawa kayo sa katawan ng kaibigan ko. Parang awa niya na. Gano? Tama na yan. Kapitan, aalamin natin ang punot dulo ng lahat ng ito. Ngunit sa pansamantala ang aming tradisyon ang masusunod at walang sino man ang maaaring makialam.
ililibing namin si Hanan. Kinagabihan, pagkatapos ng pagkalibing kay Hanan, la 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 la. Susuklian natin ang kanilang kasamaan. Tinuring kanila na parang hayop. Niyurakan ng iyong pagkatao. Gaganti tayo. Gumanti ka, Hanan. Ipagiganti mo ang nayon. Patayin mo ang lahat ng umabo sa sayo. Lipad! 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 Aswang! Aswang! Dahil sa sigaw ay naglabasa ng mga tao sa nayon. Kapitan! May aswang! Pinatay ang ating mga kasamahan! Manahimik ka! Nakakalimutan mo bang tayo ang aswang sa lugar na ito? Walang aswang! Inutil! Kitang-kita ng dalawang mata ko, Kapitan! Yung bata na pinatay mo, Kapitan, nagbalik siya! Mas malalaki lang ang kanyang mga pakpak! Pero nasisiguro ko na siya ang nakita ko. Kasinungalingan, paano mangyayari yon? Eh lahat ng yon ay gawa-gawa ko lamang. Panakot para sa mga taga na yon. Hindi ko po alam, Kapitan. Marahil nagbalik siya upang maghigante. Halika, samahan niyo ko. Tatapusin na natin ang kwento ng aswang na yan. Dalhin niyo ko kung saan niyo siya nakita. Nang sila ay makarating sa lugar, ay tumambad sa kanila ang nakakasulasok na pangyayari. Halugugin niyo ang buong paligid. Kung ano man ang gumawa nito, ay paniguradong naririyan lang yon. Mag-iwahiwalay kayo! Hanapin niyo! At sa pagkakataong yon ay isa-isang pintas ni Hanan ang mga kawal ni Kapitan Miguel. Magpakita ka! Nawala ako. Wala akong narito.
At biglang naalala ni Kapitan Miguel ang usapan nila ni Hanan bago niya ito pinaslang. Impacto! Magpakita ka! Sisiguraduhin ko na sa pagkakataong ito ay hindi ka na makababalik! Magpakita ka! Nauwi na ako. Wala akong nakita. Nang bumagsak si Kapitan Miguel, Hanan! Nang lingulin ni Hanan ang tumawag sa kanyang pangalan, ay nakakuha ng pagkakataon si Kapitan Miguel upang itarak ang kanyang patalim sa puso ni Hanan. Pwe! Hindi ba't sinabi ko sa iyo na sa pagkakataong ito, hindi ka na makakabalik? Hanan! Mabuti dumating ka. May pakinabang din pala kayo kahit papano. Kapitan! Para kay Hanan! Para sa Nayon! Para sa lahat ng pinatay mo! Magkakasunod na saksak ang ibinigay ni Gano sa katawan ni Kapitan Miguel. Sa paboritong lugar ni Hanan ay inilibing ni Gano ang katawan ni Hanan. Ligtas ka na, Hanan. Wala na makakagambala sa iyo dito. Ngayon, maaari mo na makita kung anong meron pagkatapos ng malaking karagatan. Paalam, Hanan. La 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 la. Bakit ka nandyan dyan? Hinahanap ka na ng kagubatan! Hindi ba tayo tapos?